8 to 10 fudge bars, pero 9 lang yan kasi nakain ko isa. Tapos i-post nyo na yung chocolates tsaka yung bilangin. And then 1 evaporada, Ben's dropped cocoa powder na pinagulong ko, hindi ko alam kung bakit. Malalaking ingredients, pero isang kutsara lang naman ang kailangan. Tapos Nescafe stick. And then, ito na yung process. So, sa process guys, makikita nyo, pag-ayos kong ginawa sa una, tapos pagdating dito, pit-pit na. Alam nyo kung bakit? Kasi ang tamad ko. Anyway, i-ref nyo muna yun. Yan ang mga kailangan lang na ingredients. Tika kutsara, tika cup lang, pero tatatatlong kilo binili ng nanay ko. And then after that, bubuhos yung pan yung evaporada na sana nilakihan ko yung butas para napabilisan na yung paggawa ko. Yan ang una kong pagkakamali, hindi pala sinishift ang brown sugar. And then, ang sugar ko lang din kasi Nesquik yung ginamit ko sa dip na cocoa powder. Tuloy, nagbuka ang Milo, ang itsura ng ating dream chocolate cake. Dapat pala ang una nyong ilalagay sa sifter ay ang cornstarch. Ngayon, makikita nyo, basta ko nalang binuhos sa dulo kasi tinabad na ako mag-sift. Sana meron kayo mas malaking kutsara sa bahay nyo kasi kita nyo naman ang nangyari. Inabot ako ng 10 taon dyan. At ayan na nga, mukha na siyang Milo. Pagkatapos, lalagay nyo lang sa kalan nyo or sa ganyang, nakalimutan ko yung tawag. Tapos, medium lang to low heat. Halo-halo lang. Wow, tayo naka-pinky finger. Yan, para tayong titimpla ng Milo. At this point, nawawala na ako ng pag-asa kasi nga, ang tagal. Siguro mga 30 minutes ko lang naman siyang hinahalo. Sobrang hina pala talaga kapag dyan sa induction cooker. Medyo matagal siyang lumapot pero after 15 minutes lang naman, medyo OA yung 30. Patayin mo na agad kapag gano'n nakalapot, tapos lalagay mo na yung tatlong pirasong goya na dark and then half na normal. Well, normal. Just mix mo lang habang mainit pa para malusaw and then charan. Charan, dark color na ang ating chocolate ganache. Tapos medyo palalagay nyo muna, huwag nyo bubuhas agad. Tsaka ilalagay doon sa may fudge bar na pinit-pit-pit-pit ko kanina, hindi naman dapat. So, mapapansin nyo sa part na yun, medyo nagigigil ako kasi nga, hindi naman pwedeng kutsarain at magkagastos nga daw ang pan ng ating nanay. Sayang naman pagiging non-stick. After nun, lusawin ang tatlong dark chocolate at dalawang normal chocolate na goya sa mainit na tubig at ibuhos. Yan yung parang matigas na chocolate sa ibabaw ng chocolate dream cake. Papaulit-ulit. Tapos, bilisan nyo lang yung pag-spread kasi mabilis siyang tuyo. Then, pagkatapos ko medyo palamigin ng konti yung chocolate na goya, mapapansin nyo na nagsishift tayo para sa ibabaw medyo maganda tignan. Ayun nga lang, hindi siya ganun kagandahan. Pagdating sa aking nilagay, medyo messy, super messy. Anyway, let's try to crack it. Crack it. Yan, maayos naman yung pagkakagawa guys. Tapos, medyo matigas lang talaga yung fudge bar kasi nga pinipit ko sa larong yung gagawin yun. And then yung chocolate ganache masyarap. Masyarap naman talaga. Wow, nandindigan yung masyarap. And then yan yung part na sana hindi ko nalang pinakita kasi nga sobrang tigas na ng chocolate ng time na yan. Ayun nga, sana meron kayo natutunan sa paggawa natin ng chocolate dream cake kasi ako wala. Hey, bye!